will show that wala pong tulong natanggap ang lahat ng ito. Hindi po ako nagsasalita nito, Mr. President. Ang nagsasalita po nito ay si Chief PNP Marbil. Alam mo si Marvin, you remind him, hindi nakalista yung mga bigas na binigay ko sa mga pamilya ng police, pera. Not self-defense, man. Performance of duty. Performance of duty, but evidence of self-defense. And with that performance of duty is self-defense. So, Mr. Chair, ano-ano yun? Ang what? Elements of self-defense, Mr. Chair. Self-defense is when you defend yourself to avoid injury serious or you die. That is applicable also to a policeman who is performing his duty, because the policeman has to confront, ang civilian has to iwasan. But a policeman, a law officer, if you are a law officer, you have to confront the criminal. Ang sanabi ko sa kanila, huwag kang pumunta dito sa akin isina na may sugat ka, sipain kita. Patayin mo, bakit ikaw ang may sugat? Wala akong ano. My language is brutal and raw for criminal. Wala akong pasensya, ma'am. I've been a prosecutor for 9 years. Talagang sinabi ko, pag hindi na mahinto yan, patayin mo na yan. Huwag mo nang pabalikin niya dito sa opisina ko. Thank you, Mr. Chair. You want to know the truth? Ganun. Last two questions, Congresswoman Rosas. Yes, Mr. Chair. Mr. Chair, gusto ko lang sabihin na sa elements of self-defense, first, dapat unlawful aggression. Second, reasonable necessity of the means employed to prevent or repel it. And third, lack of sufficient provocation on the part of the person defending himself. Mr. Chair, now I would like to direct my question to sa victims po, si Christina siguro at si Lori or si Mary Ann, ano? Mr. Chair, ano po yung sirkumstansya or kalagayan ng mga nangyari sa pagkapatay ng inyong mga mahal sa buhay, Mr. Chair? Hanggang ngayon po, mahirap pa rin po sa kalooban namin. Ang mahirap lang dun kasi yung mahirap ka na tapos may mga pinagdadaanan ka pa po na ganito na hindi basta-basta na nahihimpasan ng ano. Kumbaga, araw-araw, puro sakit ng loob, dasal, kung ano ba yung pinaglalaban namin ito. Salamat Mr. po. Mr. Chair, tatanong ko lang. Ang susundan ko lang yung tanong ko. Ang tanong ko kasi ay nagkaroon ba ng self-defense? Parang ganyan eh, di ba? Nangyari. Nanlaban ba yung inyong... Ang sinabi nila sa akin na nagkamotor po yung bata na wala namang motor, na hindi marunong magmotor. Yung pong nanlaban, yun po yung sinabi nila sa akin na nakipag-anuhan po daw ng baril. Pero ano ang nalaman ninyo sa investigasyon? Laban ba? Well, meron bang unlawful aggression? Meron bang reasonable necessity para i-employ or i-prevent or i-repel yun? Meron bang lack of sufficient provocation mula sa parte ng tao na dinidepensahan yung sarili niya? Sa lahat po ng mga nalaman ko po, dahil wala na rin naman akong ganun kaalaman ng ganyan po, lahat po yun gawa-gawang kwento po at wala rin pong napakitang ebidensya na nagsasabi ng katotohanan na nanlaban po yung bata. Si Nanay Lyori siguro. Sa parte po ng aking mga anak na dalawa, nawala po kasi sila ng May 11, tapos nalaman na lang po namin May 12 na natagpuan sila dun sa isang lugar sa Quezon City na patay na sila. Kaya kumbaga, doon sa balita, yun yung napanood ng anak ko na sabi nga daw ay
police operation. Pinaghahabol daw sila ng mga police hanggang sa nahuli sila at pinagbabaril. Yun po, kasi kukuha lang naman ng lisensya itong kuya, si Crisanto, kasi isa po siyang security guard. Kumuha lang siya ng lisensya noong May 11, pero hindi na ho siya nakabalik. Tapos kinabukasan ho, yun na, napanood na siya sa isang news sa TV na yun nga, natagpuan na sila na patay na. Tapos yun, pinaghahanap na po namin. Si Nanay Mary Ann. Yung time po nung pinas lang yung magama ko, sa totoo lang, planado po ng mga polisyon na pumatay po sila. Ang inaanap po nila, hindi po yung mag-ama ko, yung asawa ng, yung kapatid ng asawa ko. Nasa police report po noon. Halos planado po nila. Nandiyan na po yung soko, andiyan na yung funeraria na halos sa amin bilang mahihirap. Wala kaming magawa. Halos talagang yung ginawa ng mga opisyal ng mga kapulisan na imbis na magtiwala kami, nawalan kami ng tiwala. Halos sa tingin po namin parang mga ano na po sila. Hindi na po nila ginagampanan yung mga obligasyon nila bilang mga pulis. Kaya yung time na yon, hindi po makatawa yung ginawa nila sa aming mga mahihirap. So sa tingin nyo po hindi nanlaban? Hindi po. Sa liit po ng bahay po namin, halos 3x3 lang po yung bahay namin. Kwarto lang po. Wala pong mga barilang mag-ama ko. Halos nakaload na po yung mag-ama ko noong time na yon. Paulit-ulit po kami nagmamakaawa. Pero pinas lang pa rin po yung mag-ama ko. Thank you, Mr. Chair. That would be all. Ano, lumalabas doon na may mga excesses talaga at mga violations na naganap, Mr. Chair. Thank you, Mr. Chair. And siguro, Mr. Chair, for the next round of interpellations, pwede pong palista ulit. Maraming salamat, yes, Mr. Po. Chair. Meron po tayong second round. So, ngayon po, ang susunod po na magtatanong ay si Congressman Dan Fernandez. You have 10 minutes. Thank you, Mr. Chairman. Magandang umaga po, Mr. President, at sa lahat po ng mga resource persons who are here today. Magandang umaga po. Mr. Chairman, Mr. President, sa inyo pong campaign promise, nasabi na po natin na 3 buwan, 6 na buwan po yung ating pong pangako. Pero umabot po ito ng 6 na taon. At dito po sa 6 na taon na to ay naganap ito pong mga allegation of the extrajudicial killing. Sa isang press con po na napanood ko po ay nabanggit niyo po yung reward system na binabanggit niyo po yung 3 million para po doon sa eradication ng drug lords. At meron din po kayo nabanggit doon sa 2 million naman po para po doon sa mga drugista. At meron din po kayong binanggit doon na second echelon na almost 1 million. Ito po ba ay totoo, Mr. President? Correct. I was fighting the drug war. Doon sa mga manufacturers, sinasabi ko talaga, patayin ninyo. Patayin ninyo. Huwag na ninyong, basta maabot na ninyo dyan sa factory na nagluluto ng shebo, patayin ninyo. Yan ang utos ko. And I assume for responsibility. Okay, Mr. President. Yung mga nasa labas na naglakad, nanhuli, hindi yun. At yung actual nasa factory, sabi ko, ubusin nyo lahat. Lalo na yung mga aliens. And this happened in my city and in other cities in the Philippines. And you take full responsibility for this, Mr. President? I will go to prison for that, Mr. Sir. At yung po ay in terms of policy, yun po yung inyong sinasabi. Ito po yung polisiya ng ating gobyerno, and that's the reason why ito po yung inyong pinaninindigan. Correct, Mr. President? Isahin ko na lang, and I will not repeat it. I did it as a matter of principle to protect my country. That is the long and short of it. Kung anong tanong man ninyo. Mr. Chairman, recently lang po, si PNP Chief Marbil,
ay meron po siyang interview dito po sa, can you kindly show yung GMA News Online number 12. At sinabi po ni PNP Chief Marbil that based on the official PNP data from July 2016 to June 2022, Marbil said that 1,286 officers were affected in the line of duty, with 312 killed and 974 wounded. And at the same time, sabi niya po, Mr. President, Mr. Chairman, that these police officers carried out their responsibilities with dedication and often faced considerable risk to ensure public safety. Many officers endured not only physical harm, but also found themselves entangled in legal and administrative challenges. 214 na, Mr. President, ng mga officers ng PNP faced 352 criminal cases during this period. And according to him, that while the promise of support was made, many officers continued to face consequences largely on their own. Dinagdag pa po niya, Mr. President and Mr. Chairman, that 195 officers were dismissed over the period of 6 years. Ito guys, comment reaction tayo dito. Nagkagulo sa Quadcom hearing. Dumating si ex-president Duterte. Panoorin natin itong susunod na video. And don't forget to subscribe, like, and share. There are also 398 cops facing dismissal for various reasons. More than 20 police officers are currently in detention right now, Mr. President. PNP chief said that numbers remind us that the impact of the anti-drug campaign was deeply felt by our police force as well. He noted that even as former President Duterte publicly committed to supporting those enforcing the campaign, he said there is no official record that these commitments were fully realized. I was not asked even for a minute. So, Mr. Tumulong and for what a particular purpose. Then, I will now make this promise. I will start a fund sa protection ng mga police. I'm putting up 1 million. Paghahanap ako, meron akong 1 million. Hindi ako magawa. Kung meron million lang, magbubula ako, sabihin ko wala. Mr. Chairman, I'll start. Yeah. I'll raise a fund para tulungan yung mga police. Mr. President, and I will personally appear in court. Ako mismo ang Sir. Mag-defense counsel nila. Mr. Chairman, Mr. President, 2 days ago you have mentioned that wala po kayong pamasahe papunta po dito. And I'm pretty shocked that you have 1 million in your account to help our policemen. And we salute you, Mr. President, for that. And for being honest, that you will that be... That 1 million that be, is wait, for wait, my... Wait, Mr. President, I'm... Mr. President, I still have the floor, Mr. President. Excuse for me. My as much and subsistence. Suspended tayo. Bastos. Hearing resume. Again, let me remind everybody to please calm down. Let the person talking finish his sentence first before you interject, okay? Yun lamang po ang aking paalala sa lahat. Mr. President, Mr. Chairman, yung po 1 million na ipagkakalo po ninyo will go a long, long way. And we are very thankful because marami pong mga officers po natin, mga kapulisan po natin na natanggal na po. As a matter of fact, to be exact with that, Mr. Chairman, 190... My friends who want to borrow money, please stay away from immoral platforms. From 2022, we'll offer our client... Before this... Point of order, Mr. Chairman. What is the
rule that was violated, but is the point of order of Congressman Padilla. The former president is speaking without the recognition of the chairman. And please, Mr. President, for president, you know the rules. It was read by Chairman Akop. And being a former congressman, you know the internal rules. Let the members of this committee finish the question before answering. That's my first point of order, Mr. Chairman. And I hope the former president understand. Nakalimutan ko na yun. Yung rules na yun. Oh, now, I now want you. Hindi ako. I'm not. Now, again, I, Mr. Chairman. Hearing suspended. The former president is hearing suspended. Suspended. Room. Before I allow everybody to speak, please be reminded, mga kasama, mga resource persons, to always address the chairperson when you want to speak and wait for the chair to recognize you. Para ho maganda yung communication, yung palitan po ng ating komunikasyon. Mayroon po kasi na nag-uunahan tayo magsalita, dadating po sa punto, nagtataasan na po tayo ng boses, eh ayaw naman po nating mangyari yan because napaka maselan at napaka importante nitong ating pinag-uusapan. I do request from our resource person to please address the chair first before we speak, and the same as well to the members. Now please address the chair. Let me be the traffic enforcer here para malinaw at maayos ang ating hearing sa ngayong umaga. So I hope that I made myself clear, and I'd like to ask Congressman Paduano to please proceed. Mr. Chairman, just a short manifestation lang po. Kasi po, before we start the interpellation, malinaw po na it was discussed to all resource persons and even to the members, the rules in this committee. And the former president is keep on violating that rules. Sabi ko na nga, he was then a former congressman and he knows the rules. Please respect this committee, Mr. President. And please, once again, that was my first point order and I hope it will not happen again. Please wait for the recognition of the chairman before you speak. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Congressman Paduano. Your manifestation Mr. Chairman. Now we will now proceed with Congressman Dan Fernandez. Yes. Mr. Chairman, wait for the chair to recognize you first, please. I'm sorry, Mr. Chairman. Sige po. Okay. Please wait for the chair to recognize you before you speak. Now you are recognized, Congressman Dan Fernandez. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, ang nabanggit po dito ay 195 officers were dismissed over the 6-year period. Ang tanong ko po, Mr. President, bakit ngayon lang po ipagkakaloob yung 1 million samantalang na-dismiss na po ito pong 195 officers? I do not have the records. Sir, wala po ba? Hindi ako Polcom. So, hindi ko alam yan. But being the former president, sir, you have this capacity. I know that capacity. Some policemen were dismissed. Because it was promised by you that you will... sabi niyo po ay sagot niyo silang lahat. But unfortunately, ito po nga po, nakita po natin, nagre-react na po ang PNP. And ang feeling po nila ay they were left alone. Well, if you're citing the records, then I would admit it. Na, yun, totoo yan. Yes, I agree with that. Walang problema. Sinabi mo eh. Hindi, I agree with that, Mr. President. But my question is, bakit po natin sila napabayaan katulad po nito? Sagot niyo po sila. Pero 195 man na-dismiss, 398 cops facing dismissal, 1,286 dead, at yung iba po ay wounded. Were we able to help them, Mr. President?
Well, alam mo, sir, if you work for a government, there are rules to be followed. It is not just because you are a policeman that you're always correct. It is not safe to say that you are a mayor that you are always correct, that you rule the city by your own. Maraming nagkakamali, and there must be a reason for their dismissal. There cannot be a dismissal without a lawful ground. Kung napaalis yan, sir, meron talagang kasalanan. Hindi mo pwede, ba't sa i-dismiss mo lang yan, pulit? But Mr. President, you pero mean... ako, pro-police talaga ako. Yes. Pinoprotektahan ko talaga ang police. I understand, Mr. President. But you made a promise, Mr. President, that sagot nyo sila. Sagot ko. And yun po ang problema natin, Mr. President, Mr. Chairman, that after 6 years, ngayon lang po tayo magbibigay ng tulong para po sa kanila. Hindi. The record will show, Mr. President. Hindi mo, yan ang record. Hindi, walang record ng bigas, pati pera. No, Mr. President, what I'm trying to say, the record will show that wala pong tulong natanggap ang lahat ng ito. Hindi po ako nagsasalita nito, Mr. President. Ang nagsasalita po nito ay si Chief PNP Marbil. Alam mo si Marvin, you remind him, hindi nakalista yung mga bigas na binigay ko sa mga pamilya ng police, pera, enrollment ng mga bata. Hindi nakalista dyan. You remind that Marvin, ito... Mr. President, ang binabanggit po natin dito ay tulong na legal. Huwag kang maniwala dyan kay Marvin. Wala. Okay, we will be... But sige po, punta po tayo sa susunod, Mr. President. Mr. President, Mr. Chairman, I would like to show a video. And later I'll be asking the former president to answer some queries from this representation. Sandali lang. I'm not trying to be smart alert. I'm sorry if I'm overdoing. Yeah, it's okay po, Mr. President. No problem. It's not really, hindi ko sinasadya yun. Opo. I respect I was once a member of Congress. Medyo emotional lang kasi ako basta sa crime na talagang galit ako sa criminal. We understand that po, Mr. President. And thank you for that. Pakita lang po natin yung video, Mr. President. Video, please. Mr. President, noong noong August 23, 2016, doon po sa Committee on Human Rights and Committee on Justice, binanggit po dito yung reward system. At sinabi po ni former Chief PNP, Gerald Bato, tungkol doon po sa reward system. I want to show this video clip, Mr. Chairman, please. Alam ko po na nabanggit ng Pangulo na magkakaroon ng pabuya ang mga magbibigay ng leads tungkol doon sa mga huhuli natin dito sa droga. Alam ko na humihingi ang ating Office of the President ng mas mataas na budget. Nakausap ba kayo diretso ni Pangulong Duterte ukol sa pabuya kung ito nga ba ay 2 million sa bawat madadala ng ating mga kababayan, ng mga drug pushers? Kasama po ba ang mga pulis dito sa pabuya? Sir? Wala pong pila yan ano. Kung ang pulis ay involved sa droga at siya ay nahuli, yung informant ko ay makakatanggap ng corresponding reward na inoffer ni Presidente. So nag-usap kayo ng ating Pangulo ukol dyan. Magkano po daw ang ibibigay sa bawat informant na magbibigay ng pangalan ng isang pusher? Meron kasi siyang ibang, kasi busy na ako masyado sa aking trabaho yun, Lord. Sabi niya, meron siyang assistant na magti-take charge dyan sa pag-distribute. Basta ang last na nasabi niya sa akin is 5 million
yung drug lord talaga. Yung malalaking drug lord, 5 million ibibigay niya. So, depende doon sa kanilang anatomy kung saan yung mas mataas. Mas mataas. O sa baba, mababa. Ang gusto ko malaman, yung police mismo, sa civilian, maaari yung 5 million. Sa police din ba, makakatanggap sila pag sila ang nakapagtukoy? O dahil kasama yan sa kanilang sinumpang tungkulin, iba naman po ang maaari ibigay sa kanila? Nabanggit po ba yan ng Pangulo? Nabanggit ng Pangulo yun. Kahit na police, kasama doon na makakatanggap sa pera na i-offer niya. Pero sa amin naman, internal, meron kaming ibang reward system, di ba? Meron kaming, bibigyan kami ng awards. O kung talagang meritorious, pwedeng meritoriously promoted yung tao, mapopromote. Meron po kami sariling sistema. So sa dami ng mga hinuli, meron na bang nakatanggap ngayon ng pabuya? I presume, meron na, Your Honor. Hindi ko lang po inaalam dahil hindi ko nakikialam dahil money matters yan. Sige po. Direkta na kayo kung saan kayo pwede mag-claim. Hindi po ako, hindi dumadaan sa akin. Siguro maganda din na anong tanggapan sa ating gobyerno ang nag-disperse yan? OP? Nagtanungin ko po si Presidente, Your Honor. Siguro pwede tayo makahingin yan. Kung meron ng nabigyan, siguro kung ito'y makakasama sa kanyang kaligtasan, maaari namang executive lang ito, hindi na natin i-release. Meron pong gustong... Mr. Chairman, Mr. President, will you confirm that the Office of the President tumingi po ng mataas na budget para po sa... Alam niyo ba, mas mabilis sumiram ng pera sa Zip Peso kay Zip Peso. Borrow up to 90,000... Yes, can you kindly use the mic, please? That's correct. So, you have to spend money for operations, for intelligence. Alam mo, sir, if I will be allowed to explain. Ang isang police, at magtanong ka dito after this proceeding, magpunta ka ng anong istasyon. Ang police, hanggang sweldo lang yan, pati equipments, office material. Pero mo sabihin mo yung police na may sariling fund for an operation day to day to follow up cases sa mga criminals, wala, sir. Magtawag ka ng isang police dito ngayon, magtanong ka pagkatapos dito. Yan po ba, so, Mr. President? Kailangan... Go ahead, sir. Go ahead, sir. Kailangan punduhan mo talaga ang police. Lalo na if there is a serious crime, kidnapping, ikaw talaga ang pipinance niyan. Walang pera ang police na mag-follow up kung saan dinala yung victim. Kung they have to spend money or else you end up with nothing. And sometimes, pag yung time limit na binibigay ng kidnapper hindi na masunod, pinapatay nila. That's why it's a race against time. Kaya ako, pagka ganito, mas kung na-presidente ako, pag yung mga may kidnapping, ako talaga ang nagbibigay ng pera. At ang order ko sa kanila, sir, nandito na lang rin tayo. Pag nahuli ninyo, patay ninyo lahat. Huwag ninyong dalhin sa... Sir, pupunta ng presuhan niya, papakainin ko pa yung mga... Mr. President, thank you so much for refraining yourself from speaking bad words. We appreciate that. No? Nakikita po namin na talagang pinipigilan niyo ang sarili niyo. Takot ako sa inyo, sir. Hindi po, sir. Natutuwa po kami dahil nga nagiging maayos po yung ating po usapan po, sir. Sir, kasi po may... Sweating nga, so. Takot talaga ako sa inyo. Eh, kami rin po, eh. Malamig din po kamay namin dahil... Mr. President, medyo... nabanggit din po dito ni Gerald Bato during that time that siya po ay tinatanong ni Senator Grace po na sinasabi na sino magdi-disperse doon sa Office of the President. At may sinasabi po si Gerald Bato, sino po ba yung sinasabi na assistant na magdi-disperse po nung pera para sa reward system? Yes. Sino po, Mr. President? Hindi ko na
kung sino yung kahiro doon. Kasi mo, may sinasabi po si Gerald Bato na tao eh, na magdi-disperse ng pera from the office of the president. Sino po yung Mr. President? Hindi ko na alam talaga. Pagka ganun yung police operations, actually, it's an official... it's not a hidden item there. Kunin mo doon sa kahira sa baba na kahit police operation eh. Mr. President, lahat naman yan police operation. It cannot be na funded by it cannot be a police operation cannot be funded by private money. That is not allowed by law. Pero during the time that you were during one of your interview, Mr. President, I still remember that you have mentioned that yung pong pera na galing po sa donation ng inyong pong campaign funds will be utilized for the reward system. You mentioned that and I saw the video. And that's a private money, Mr. President. Yes, pero galing sa akin. Hindi na private money kasi natanggap po yan. Ano na ako eh, nakahawak ko na the money was I was already when I was in the official na ako. But in accordance with the rule of COMELEC, yung excess money po na ginagamit po natin sa kampanya must be returned back to the COMELEC, Mr. Chair, to the donors, Mr. Manuwala, President. Ganyan. Hindi, yun po sinasabi ng COMELEC, Mr. President. And yun po yung batas na atin po dapat sundin. Tanungin kita, sinong kandidato nagsauli? Sir, President, you cannot ask question. We will be the one asking question. That's why I said... Eh, kasi po kami po, pag nakakatanggap po... Mr. President, I still have the floor. Mr. President, I... kasi po ako, pag nakakatanggap, kakonti lang lang po yung nabibigay sa ating donation. So, kulang na kulang pa po. And we believe that you have mentioned that excess money was utilized for the reward system. Is this true, public, Mr. President? Public interest to protect public interest. Kaya nga po, Mr. President, yes. Na-utilize po yun. Yung sa... Yes, correct. Thank you, Mr.